Bago natin simulan ang kwento mga kaninuno, gusto ko munang batiin ang lahat ng advance Happy New Year. Sana matupad na yung lahat ng gusto nating gawin sa susunod na taon, yung mga New Year's resolution. At kung hindi din mahirap sa inyo mga kaninuno, maganda siguro comment nyo sa video natin yung mga New Year's resolution nyo, tapos balikan nyo yung comment nyo next year ng December 31. Tignan natin kung magagawa ba natin yung kinoment natin. Ang maganda lang kasi yung tipong meron kang pwedeng tignan, tapos magiging proud ka sa sarili mo kasi nagawa mo yung bagay na yon. Ako, ang pangako ko para sa susunod na taon, mas mag-a-upload ako ng mga gandang storya, mas mahabang uploads, at syempre mas marami. Kayo ba mga kaninuno, anong New Year's resolution nyo? Kayo nang bahalang mag-comment mga kaninuno. Muli, maligayang bagong taon. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Kita ang galit sa mukha ni Tatay Dante ng sandaling ito. Pinigilan niya ang sariling makapagbitaw ng mabigat na salita kay Lolo Carpio. Parang dinurog ang puso niya nang marinig ang salitang. Ginamit ang kaluluwa ni Lolo Enteng upang magbigay ng isang sumpa. Kung tutuusin ay patay na ang tao, ngunit sapilitang ikinulong ang kaluluwa nito upang gamitin sa paghihigante. Ang malaking kapalpakan, nagmistulang laruan ang kaluluwa ng patay sa halip na manahimik. Hindi na kumibu pa si Tatay Dante. Tumingin lang ito sa isang banda at nagbuntong hininga. Gustong gusto niyang mailabas ang saloobin. Ngunit nauna ang respeto niya kay Lolo Carpio. Wala na po bang ibang paraan maliban sa paggamit ng kaluluwa ni Tatay? Parang ang sama po kasi ng dating eh. Tanong ni Tatay Dante. Nakatingin lang sa malayo si Lolo Carpio habang umiiling. Ito lang ang alam kong paraan na mabilisan, iho. Pero nabigo. Teka, ano bang gagawin ko? Pero bueno, bukas na tayo mag-usap. Ipahinga mo muna ang isip at katawan mo, Dante. Ang mahalaga sa ngayon, naalis ko na ang sumpa kay Jeffrey. Akala ko nga may hirapan ako eh. Pero ang ipinagtataka ko, kung bakit bumaliktad yung sumpa. Ay nako, sino ba tong kumukontra sa akin? Sa oras na malaman ko, ipinapangako ko sa iyo, iho. Kahit sa harapan mo, itutumba ko yung taong yon. Sige na, Dante. Magpahinga ka na. Wika ni Lolo Carpio. Tumango ng isang beses si Tatay Dante at bumalik na sa loob ng bahay. Nakayakap pa rin si Nanay Sita kay Jeffy, habang si Lourdes ay nasa tabi mahimbing na natutulog. Pero si Marco ay gising pa. Ang hindi alam ni Tatay Dante, nakikinig ito habang nag-uusap sila ni Lolo Carpio. Tinitimbang ni Marco ang lahat. Sa murang edad nagkaroon ng malawak na kaisipan si Marco upang tukuyin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Malaki ang naging responsibilidad ni Marco dahil siya ang may lakas ng loob at kuryosidad para alamin ang lahat. Naguguluhan man, ngunit nanatiling tahimik si Marco. Inoobserbahan niya ang bawat sandali. At dahil hindi siya makatulog, muli siyang lumabas ng kwarto at pasimpleng tumabi kay Tatay Dante habang umiinom ito ng kape. O anak, bakit gising ka pa? Anong oras na? Oy, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Tanong ni Tatay Dante, hindi kumibu si Marco. Umiiling lang ito kasabay ng bahagyang pagngiti habang nagtitimpla ng kape. Akmang tatayo na sana si Tatay Dante, ngunit dito na nagsalita si Marco. Tay, parang may mali po kasi. Huwag po sana kayong magulat ah. Kasi wala po akong tiwala kay Lolo Carpio eh.
Parang kahit kay Nino nga po eh. Kahit po sa inyo. Palagi po kayong walang sinasabi sa amin eh. Ayoko naman po sana makialam tay. Pero nakakatakot na po talaga eh. Nakausap ko po kasi si Aling Benyang. Sa palagay ko po, hindi po yung pamilya nila yung kumulam eh. Sa isip ko tuloy parang pinapaikot lang po tayo. Hindi naman po tayo dahil sa meron akong kinakampihan pero sa daloy po ng pananalita ni Aling Benyang, parang inosente po talaga sila eh. Hindi naman po sa nakikialam ako tay ah. Pero bago pa man magkasakit si Lolo, nabanggit niya po yung pangalan ni Lolo Carpio. Pagpapaliwanag ni Marco. Ano bang alam mo anak? Huwag ka nang sumabay sa mga nangyayari. Matulog ka na. Bata ka pa. Wika ni Tatay Dante. Hindi na sumagot si Marco matapos nun. Kinabukasan, ang inaasahang paggaling ni Jeffy ay tila wala namang nagbago. Sa halip ay mas lumala pa ang kanyang kalagayan. Hindi naman natunog matanda ang boses ni Jeffy, ngunit naging paos at halatang nahihirapan sa bawat bitaw ng salita. Hinayaan lang ito ng kanyang pamilya sa pag-aakalang bahagi ito ng paggaling ni Jeffy. Kaso nga lang, sa araw ding yun, pagsapit ng tanghali, malakas na pag-iyak ang narinig nila kay Lourdes. Nagkagulo sa kanilang tahanan ng sandaling ito dahil hindi na humihinga si Jeffy. Matigas na rin ang kanyang mga daliri, maging ang paa at kamay. Sumigaw ng tulong sina Tatay Dante, pero wala na. Talagang patay na si Jeffy. Kahit sa ospital ay tinanggihan na ang binata at pinayuan ang pamilya na dalhin na ito sa punerarya. Walang nagawa ang pamilya kung hindi tanggapin ang sinapit ni Jeffy. Sobra ang pagdadalamhati ng pamilya. Dalawang araw lang matapos ng libing ni Lolo Enteng. May isa na namang pinaglalamayan sa kanilang pamilya. Halos mabaliw si Tatay Dante sa nangyari. Hindi na siya makausap. Palagi siyang nakatulala sa isang tabi. Nagpatuloy ang liwanag sa kanilang tahanan dahil sa lamay. Ang mga kapitbahay nila ay nagtataka. Maraming bulong-bulungan kahit napakahina. Nakakabingi kung papakinggan. At ang pinakamasaklap, maliban sa naiwang pamilya, buntis pa ang kinakasama nitong si Lourdes. Nang sandaling ito ay hindi na nagpapakita pa si Lolo Carpio. Hindi na rin ito nakilamay sa burol ni Jeffy. Bigla na lang naglaho ang matanda. Inisip ni Tatay Dante na baka hindi kinaya ni Lolo Carpio ang pagpigil ng sumpa. Wala na rin pakialam ang pamilya sa maaari nilang sapitin sa oras na maliving si Jeffy. Kung dati ay ipinagbawal nila ang pagpapakita ng bangkay, ngayon ay hindi na nila ginawa. Wala namang mabuting na idulot ang pagsusumikap nila na ingatan ang bangkay ni Lolo Enteng dahil merong pa ring namatay sa kanilang pamilya. Alam na ng bawat isa sa kanilang pamilya na maaaring isa sa kanila ang susunod na mamamatay. Sa ikalawang gabi ng lamay ni Jeffy, biglang lumitaw si Aling Benyang kasama si Amira at meron pa silang kasamang dalawang lalaki na hindi kilala. Hindi sila pinansin ni Tatay Dante. Lumapit si Aling Benyang at nakiramay. Tumingin ito sa labi ni Jeffy. Ilang sandali pa ay naupo ito at kinausap ang kanyang anak na si Amira. Hindi natiis ni Tatay Dante ang presensya ng mga ito. Kaya lumapit si Tatay Dante at mahinang pinuna ang kanilang presensya. Ano bang ginagawa niyo dito? Umalis na kayo kung ayaw niyong magkaroon ng iskandalo. Wika ni Tatay Dante. Hindi makikitaan ng kahit anong reaksyon sila Amira. Nanatili itong kalmado.
hanggang sa naghudyat ng tango si Aling Benyang kay Tatay Dante. Iho, maupo ka dito at mag-usap tayo. Mahinang wika ni Aling Benyang. Napakunot ang mukha ni Tatay Dante ng sandaling ito. Tumingin siya sa buong kapaligiran bago umupo. Sumaktong pagkaupo ni Tatay Dante, muling nagsalita si Aling Benyang. Iho Dante, ilan pa ba ang gusto mong mamatay bago kayo mamulat sa katotohanan? Wika ni Aling Benyang, nagmistulang istatwa si Tatay Dante nang marinig ito. Hindi siya nakakibo hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalita si Aling Benyang. Isang kabaliwan ang lahat. Maaaring tama ka sa inala mo na tinamaan ng sumpa si Enteng at Jeppy. Pero ito lang ang masasabi ko. Magpapatuloy ang pagkamatay ng bawat isa sa inyo dahil nakakapit na ang sumpa sa pamilya. Sa ngayon, nakikiramay ako sa inyo, Dante. At maaaring makilamay uli ako sa inyo sa mga darating panaaraw pero sa ibang bangkay na. Wika ni Aling Benyang, nanlaki ang mga mata ni Tatay Dante matapos niyang magsalita. Hanggang sa tumayo na si Aling Benyang at ang mga kasama nito at umalis. Napayuko si Tatay Dante at hindi magawang makapagsalita. Punong-puno ng katanungan ang kanyang isipan na hindi mabigyan ng kasagutan. Lumapit si Nanay Sita at nagtanong kung ano ang sinabi ni Aling Benyang. Ngunit ang sumagot sa kanya ay si Marco. Nasa likod pala ito ng kanyang Tatay Dante. Tay, hindi pa po ba maliwanag sa inyo yung nangyayari? Hindi niyo po ba naiintindihan yung sinabi ni Aling Benyang? Parang pinaglalaruan lang po tayo ni Lolo Carpio eh. Wika ni Marco, hindi naman nakakibo si Tatay Dante. Nakatulala lang siya at halata ang malalim na iniisip. Hanggang sa bigla niyang naalala ang sinabi ni Lolo Carpio. Kayang manipulahin ng mangkukulam ang isipan ng isang tao. Marco, wag na wag mo nang kakausapin si Aling Benyang. Minamanipula niya ang isipan mo. At saka... Tay, ano pong minamanipula? Hindi niyo pa po ba nahahalata? Ikaw po yung namamanipula, Tay. Hindi po ako. Nay, narinig ko po yung pinag-uusapan niyo ni Lola Maria patungkol kay Lolo Carpio. Tay, masamang tao po si Lolo Carpio. Wika ni Marco. Tumingin si Tatay Dante kay Nanay Sita at nakita niyang tumatango ang asawa. Umiling na lang si Tatay Dante at umalis doon sa lugar. Nang sandaling ito ay sinundan ni Tatay Dante sila Amira hanggang sa naabutan niya ito doon sa may kalsada. Sandali lang! Kung wala kayong kinalaman sa mga nangyayari, patunayan niyo sa akin. Wika ni Tatay Dante, napatigil naman sa paglalakad sila Amira. Lumapit si Tatay Dante sa kanila at muling nagsalita. Ipaliwanag niyo sa akin kung bakit ako maniniwala sa inyo. Muling wika ni Tatay Dante, tumango si Aling Benyang at itinuro ang kanilang tahanan. Alam kong itinanim mo sa bahay ng anak ko ang sumpa. Sumpa na kung saan gagamit ng kaluluwa ng isang tao para maghigante. Ngayon ang tanong ko sa'yo, bakit hindi tumalab? Bakit bumalik sa anak mo ang sumpa? Simple lang ang ibig sabihin. Hindi talaga para sa amin yung sumpa, kung hindi para sa pamilya nyo. Magaling namang kukulam si Carpio. Iba ang paraan na ginagamit niya upang hindi siya makilala. Hindi nyo ba naaalala? Siya lang ang nakakita sa bangkay ni Enteng. Siya lang ang pinayagan yung sumilip. Kung bubulong siya sa labi upang mailipat ang sumpa ng bituka ng manok, malalaman niyong siya ang gumawa ng sumpa. Kaya imbis na yon ang gawin niya, nag-isip siya ng ibang paraan upang maipagpatuloy ang sumpa sa inyo. Ang tawag doon, kuko.
koko ng bangkay ng kaanak. Kung alam nyo lang ang pamamaraan na yon, malamang hindi na kayo nagtaka kung paano namatay si Jeffy. Kaso, bulag kayo. Hindi kayo naniniwala sa amin. Pagpapaliwanag ni Aling Benya, hindi pa rin kumbinsido si Tatay Dante. Kaya naman muli siyang nagtanong. Eh yung mga binibigay niyong pagkain sa amin, may lasa niyon, di ba? Ipaliwanag niyo sa akin kung bakit kahit hayop, hindi kinain yung pagkain na binigay niyo. Ang sabi ng manggagamot sa amin doon sa ubay, ang pagbibigay ng kung anong pagkain sa taong kinulam ay pagpapalala ng kanyang sakit. Ngayon sabihin niyo sa akin, anong motibo niyo bakit kayo palaging nagbibigay ng pagkain? Wika ni Tatay Dante. Nang sandaling ito ay nagkatinginan si Aling Benyang at Amira. At dito na nagsalita ang dalaga. Utos sa akin yun ni Nanay. Tama yung sinabi ng manggagamot. Ginagamit ng mga mangkukulam ang pagbibigay ng pagkain para mas mapalala yung sumpa. Pero hindi yun yung gusto naming mangyari. Matagal nang may sakit si Tatay Enteng. Matagal na rin merong sumpa yung bahay nyo. Paminsang nadaan si Nanay sa inyo at naramdaman niya yung sumpa. Nung una hindi ako pumayag na gamutin niya si Tatay Enteng. Dahil alam kong darating yung panahon na pagbibintangan nyo kami. Hindi ko rin masabi sa tatay mo na kinulam siya dahil alam niya kung ano ang katangian ng nanay ko. At minsan na rin nagalit sa akin si Tatay Enteng. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung daing sa mukha ng matanda. Kaya hindi ko na pinigilan si nanay na gumutin ang tatay nyo. Kaso itinapon nyo yung binigay kong pagkain. At yung tungkol naman doon sa hayop kung bakit nila hindi kinain. Lahat ng binibigay naming pagkain sa inyo ay may halong gamot upang mawala ang sumpa sa tatay mo. Maniwala ka man sa hindi pero yan ang totoo. At kung nagtataka ka kung bakit ko gustong makita yung labi ni Tatay Enteng, talagang gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Dahil wala man lang akong ginawa kahit alam kong kinukulam na siya at unti-unting pinapatay. Pagpapaliwanag ni Amira, hindi na sumagot pa si Tatay Dante at naghudyat na lang ng isang tango. Nagbukas ng kaunti sa kanyang isipan na huwag masyadong paghinalaan ang kanyang pamilya. Pero hindi pa rin kumbinsido si Tatay Dante. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na sila Amira at umalis. Kinabukasan, hinanap ni Tatay Dante si Lolo Carpio, ngunit hindi niya ito makita. May kaunting hinala na si Tatay Dante sa mga puntong ito. Iniisip niya na baka tumakas at umiwas na ang matanda. Lumapit si Marco kay Tatay Dante. Nagtanong ito kung nakita niya ba si Lolo Carpio, ngunit umiling lang si Tatay Dante sa kanya. Kasi tay, kaninang madaling araw, nakita ko po siya kung hindi ako nagkakamali. Si Lolo Carpio po yun. Naroon po sa likod ng bahay nila Amira. Parang may kung ano po siyang hinahanap eh. Nakita niya nga po ko kaso sobrang seryoso po ng mukha niya. Tapos ayun, bigla na lang pong nawala. Wika ni Marco. Tumango si Tatay Dante at nagsalita. Teka, parang napansin ko nga siya kagabi. Siya pala yun? Napansin ko kaso hindi ko nakilala. Dapat pala nilapitan ko. Pero anak, walang tao sa bahay nila Amira. Malamang umiiwas din sila. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sunod-sunod na yung nangyayari sa pamilya natin. Nakausap ko sila Amira kagabi, pero hindi pa rin ako naniniwala sa kanila. Parang mababaliw na ako anak eh. Nag-aalala ako sa susunod na mangyayari. Isa sa atin ang maaaring sumunod sa Kuya Jeffy mo. Pero wag naman sana. Lahat ng tanong sa isip natin walang sagot. Parang iniintay lang natin yung kamatayan natin ng walang laban. Hindi natin alam kung sino yung salarin. Pero may punto ka naman sa mga sinasabi mo anak. Maaaring Tio Carpio mo din ang may gawa. Pero wala tayong mabigat na ebidensya
para maginala sa kanya. Maliban na lang sa nakaraan ng lolo mo. Alam ko, anak, na nakapatay ang Lolo Carpio ng isang pamilya dahil nagiganti siya. Hinalay at pinatay ang asawa niya at hindi niya kilala kung sino ang may gawa. Nagigante si Lolo Carpio, kaso maling pamilya ang napatay niya. Ito din ang nag-udyok sa kanya upang pumasok sa mundo ng kulam. At sa totoo, anak, ang Lolo Carpio mo ay walang kahirap-hirap na tumakas sa bilangguan. Alam kong isa siyang pugante. Wika ni Tatay Dante, natulala si Marco sa mga narinig niya. Ganun po ba, Tay? Nakakaawa po pala si Lolo Carpio. Grabe po pala yung nangyari sa asawa niya. Pero Tay, paano niya po nalaman na namatay po si Lolo Enteng? Tanong ni Marco. Anak, napapahanga mo ko dahil malakas ang loob at kuryosidad mo. Wala namang ibang sinabi sa akin si Lolo Carpio. Maliban na lang doon sa kumulo yung lana niya. Ito daw ay maraming ibig sabihin. Pero nung tinignan niya, pumatak yung lana doon sa sahig. Isang senyales na isang malapit na kamag-anak niya ang mamamatay. Maraming kaalaman si Lolo Carpio. Dahil maliban sa pagiging mangkukulam, manggagamot din siya. Pero, nasan kaya si Lolo Carpio? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Wika ni Tatay Dante. Ilang oras ang lumipas ay sumapit na ang gabi. Habang nagluluksa ang pamilya sa harapan ng labi ni Jeppy, umalis si Marco at hinanap si Lolo Carpio. Habang si Tatay Dante naman, nakikipag-usap sa mga bisita. Biglang dumating ang asawa ni Amira na si Tonton. Nagtataka noon si Tatay Dante dahil parang may hinahanap ito. Panay ang angat ng kanyang liig at sobrang sama kung makatitig. Ilang sandali pa ay dumating na si Marco. Lumapit siya kay Tatay Dante at merong binulong. Tay, si Amira po, may nangyari. Nagkagulo po doon kanina sa lunsod eh. Nakita pong nakasandal si Amira sa pader, tapos tumitirik na po yung mata. Tay, mukhang parang patay na po si Amira eh. Wika ni Marco, hinila siya ni Tatay Dante papunta sa walang tao. Ano? Anong sinasabi mo, anak? Patay na si Amira? Kaya pala nandito yung asawa niyang si Tonton. Sino bang hinahanap niya? Teka sandali, ipapaalam ko to sa nanay mo. Pakiramdaman mo, tignan mong maigi kung may mangyayaring masama. Wika ni Tatay Dante. Tumango lang si Marco habang nakasunod ng tingin sa kanyang ama. Kaso nga lang, biglang nahagip ni Marco ng tingin si Lolo Carpio. Naroon ito malapit sa dalampasigan, nakaupo sa isang bangka. Ang direksyon ng tingin niya ay nasa bahay nila Amira. Ilang sandali pa ay bumalik na si Tatay Dante at kaagad tinuro ni Marco kung saan niya nakita si Lolo Carpio. Ngunit wala na ang matanda doon. Teka, nawala si Lolo Carpio. Nandyan po siya kanina, Tay. Nakita ko po dyan sa bangka. Wika ni Marco, at walang pagdadalawang isip ay pinuntahan ito ni Tatay Dante. Sumunod si Marco at pagkarating nila doon sa bangka, tinignan nila ang buong kapaligiran, ngunit sobrang dilim. Anak, bumalik ka doon sa bahay. Bantayan mo ang nanay at lola mo. Wika ni Tatay Dante. Hindi na nagsalita pa si Marco at kaagad na sumunod. Ilang sandali pa, may narinig si Tatay Dante na sitsit. Paggawi niya ng tingin, nakita niya si Lolo Carpio na nakaupo sa bandang buhanginan habang humihit-hit ng tabako. Dante, huwag kang magpapahalata. Nasa paligid ng lugar ang angkan ni Amira at ako ang hinahanap nila. Tumalab na ang ginawa kong kulam. Sa madaling salita, sila nga ang salarin
Sila ang mangkukulam. Hayaan mo kong gumalaw sa dilim, Eho. Hayaan mong palihim kong ibalik sa kanila yung ginawa nilang pangkukulam. Huwag kang mag-alala, Eho. Malinis ang ginawa kong trabaho. Ang iisipin nila, normal na kamatayan lang ang sinapit ni Amera. Wika ni Lolo Carpio. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Dante nang marinig ang mga sinabi ng matanda. Gusto sanang lumapit ni Tatay Dante kay Lolo Carpio, ngunit pinigilan siya ng matanda. Huwag ka nang lalapit, Eho. Makikita nila ko. Saka na ako magpapaliwanag sa'yo kapag tapos na ang lahat. Basta ang mahalaga sa ngayon, basag na ang sumpa ng pamilya mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ang mabuting gawin nyo ngayon, huwag kayong makikipag-usap kahit kanino, lalong-lalo na kay Benyang. Mag-iingat kayo, Dante. Isang biyasang mangkukulam si Benyang. Hindi ko alam kung bakit niya tayo ginagambala. Pero hindi bale, matatapos din ang lahat ng ito at malalaman din natin ang dahilan nila. Sige na, Iho, bumalik ka na doon. Wika ni Lolo Carpio. Pasimpleng naglakad pabalik ng tahanan si Tatay Dante. Pagkarating niya doon sa bahay, naroon pa rin ang asawa ni Amira na si Tonton. At maliban pa dyan, may napansin si Tatay Dante na ibang tao na parang masama kung tumitig. Hindi naman nagpalata si Tatay Dante, nagpatay mali siya lang siya. Pakunwari siyang naglakad malapit sa pwesto ni Tonton at pinakinggan ang kanilang usapan. Ilang sandali pa ang lumipas, nakita niya sa gilid ng mata na papalapit sa kanya si Tonton. Nanindig ang balahibo ni Tatay Dante sa takot. Hinanda niya ang sarili sa kung anuman na pwedeng mangyari. Pre, Dante, kumusta? Nga pala, hindi ko nakikita yung kapatid ni Lolo Enteng. Yung Carpio, umuwi na ba sa kanila? Tanong ni Tonton. Bagyang gumaan ang pakiramdam ni Tatay Dante. Pakunwaring nag-isip ng malalim at nagsalita. Ang sabi kasi sa akin ng asawa ko umuwi na daw. Lasing kasi ako nun kaya hindi ko nakita kung saan nagpunta yung matanda eh. Nga pala, kape. Gusto mo ng kape? Teka, kukuha ako. Wika ni Tatay Dante. Ah, hindi na pre, di bali na lang. Salamat. Bawal kasi sa akin yung kape. Nininerbius ako. Pero sige, aalis na ako ah. May gagawin pa kasi ako eh. Tugon ni Tonton. Sinundan siya ng tingin ni Tatay Dante. At habang papalayo ay nakita niya si Tonton na tumatango. Pagtingin niya sa bandang dilim, may mga lalaking nag-iintay sa kanya. Nang makalayo si Tonton ay lumapit ang mga kalalakihan at nag-usap sila doon sa malayo. Pumasok na ng bahay si Tatay Dante. Sinuri niya ang buong paligid kung meron pang ibang kahinahinalang tao. Ngunit wala naman siyang nakita, maliban kay Lourdes at Nanay Sita na nasa harapan ng kabaong ni Jeffy at nag-uusap. Hindi na lumapit pa si Tatay Dante. Dumiretso ito sa kusina at hinanap si Marco. Naroon si Marco sa gilid ng pader. Tinitigdan ang harapan ng kanilang tahanan. Anak, Marco, tayong dalawa lang ang pwedeng mag-usap ngayon. May nangyayaring tensyon sa pagitan ni Lolo Carpio at pamilya ni Amira. Kaya anak, mag-iingat ka. Alam kong malakas ang pakiramdam mo at malakas ang loob mong makiusisa. Pero wag na wag kang makikipag-usap muna. Baka makapagbitaw ka pa ng hindi tamang mga salita. Wag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo si Lolo Carpio. Ikaw at ako lang ang nagkakaintindihan sa ngayon. Lahat ng utos ko susundin mo, anak. Ako nang bahala sa nanay at lola mo. Wika ni Tatay Dante. Wala naman pong problema sa akin yun, Tay. Sa totoo lang po, may mga nakakausap naman po ako pero hindi ko naman po sinasabi yung lihim ng pamilya natin. Maliban na lang po nung nakausap ko si Aling Benyang nung buhay pa si Kuya.
Pero sa ngayon po tay, panay pagmamasid lang po yung ginagawa ko. Pero matanong ko lang po tay, ano pong sinabi ni Lolo Carpio? Di ba nagpakita po siya sa inyo kanina? Tama po ba? Tanong ni Marco. Oo anak, nagpakita nga sa akin si Lolo Carpio mo. Ang sabi niya sila Amira nga ang salarin sa pagkulam. Sa ngayon ay hindi pa rin ako kumbinsido anak. Hayaan na lang muna natin ang Lolo Carpio mo sa ginagawa niya. Maging alisto lang tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. Siguradong maraming madadamay kapag nagkamali tayo. At ang pinakamasaklap, kapag isa pa sa miyembro ng pamilya natin ang namatay. Wika ni Tatay Dante. Kinabukasan, pumutok na ang balita sa pagkamatay ni Amira. Hindi nga nagkamali si Lolo Carpio sa daylan na ang kinamatay nito ay normal na sakit lang. Ayon sa kumalat na balita ay inatake daw sa puso ang dalaga. Pinaglamayan ang kanyang bangkay sa ibang lugar. Ito ay sa tahanan ng kanyang ina na si Aling Benyang. Grabe! Woo! Ehon ko mga kaninuno ah. Talagang ang hirap ng timbangin sa istorya natin ngayon kung sino ba talaga yung nagsasabi sa kanila ng totoo. Ngayon bigla na lang nawawala si Lolo Carpio, tas may mamamatay sa panig nila Amira. Sila Lola Benyang naman gustong maging malapit kila Tatay Dante. Hindi natin alam kung sino talaga sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Pero isa lang ang masisigurado natin mga kaninuno. Malalaman at malalaman natin yan sa mga susunod na yugto ng ating kwento. Kaya naman maraming salamat sa patuloy na suporta at abangan natin ang susunod na yugto. Maraming salamat. Paalam.